Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang araw din po ng kalayaan sa ating lahat na mga Pilipino. Happy Independence Day. Alam, wala na talaga, no? Wala nang dating. Ano naman ngayon, Father? Kung Independence Day, yayaman ba kami dyan? Yan ang kadalasan, no? Hindi na natin na-appreciate. Wala na tayong sense of history. Kaya napakabilis natin nakalimutan yung mga taong nagsakripisyo para lamang sa kalayaan natin ngayon. Dahil marami, no? Nakipaglaban para makamtan natin ang kalayaan, pero ngayon gusto natin magpa-under doon sa mga nanakop. At dati, pinaglalaban ng mga ninuno natin na magkaroon tayo ng sarili nating konstitusyon, sarili nating batas, sarili nating pamahalaan. Pero ngayon, hindi ko alam, no, kung sarili ba natin talaga ito o nagpapakontrol tayo sa ibang, alam, no? Kaya ang mahalaga na itinuturo ang kasaysayan, ang kwento, no, na mayroon tayo, lalo tigit sa mga bata na naririto, ilang araw na lang, ilang taon na lang, mawawala na yung matanda sa tabi ninyo. Kaya lang, anong history ang iiwanan niyan, di ba? Anong kwento ang iiwanan niyan sa atin? Hindi celebrate lang tayo ng celebrate ng Independence Day, pero na-appreciate ba talaga natin yung pagiging malaya natin? Ayan. Kaya ngayong araw na ito, no?
pinapaalala sa atin, sana makita natin na mapalad tayo. Kasi isa sa mga issue natin, no, na pag-uusapan na naman, kasi ang sabi nila, no, tayo na lang kasi yung bansang walang divorce. Para bang, kung titingnan mo yung attitude, no, nalulungkot, o di ba dapat mas maging, yung bang may pagmamalaki mo kasi tayo na lang ang bansang walang divorce. Nalulungkot yung iba kasi tayo yung wala tayong yung abortion illegal. Hindi katulad sa ibang bansa. Nalulungkot ka imbis na maging masaya ka. At yan yung problema. Paano mo tinitingnan ang katayuan mo sa buhay? Kasi sinisigaw sa atin dito, no? Makita natin nawa at masabi nating mapalad tayo. Mapalad ako. Sabihin niyo nga po, mapalad ako. Pero totoo ba na masasabi mo yan? Na mapalad ka? Kaya kasi ang sinasabi mo, eh kasi malas ako sa asawa. Eh kasi malas ako sa anak. Mapalad ba talaga ako? Eh kasi nakatira lang ako sa kamba. Mapalad ba talaga ako? Mapalad ba ako kasi yung nanay at tatay mo, vendor? Mapalad ba talaga ako kasi... Ano ba? Masasabi mo ba talaga na mapalad ka? Pero sana makita mo ang puntong ito na mapalad ka. Kasi napakaraming bagay na dahil sa katayuan mo, dahil sa sitwasyon mo, di ba, maraming bagay na po pwedeng masabing mapalad ka. Kung sa katayuan mo ngayon, halimbawa lang po, no, kung saan ka ba nakatira, kung doon ka nakatira, halimbawa, sa subdivision, sa isang mansyon, makapagsimba ka kaya? Tatingin nyo lang. Tatingin mo kung hindi siya yung napangasawa mo, mabait ka kaya ngayon? O pwede mas maraming lalaking mayaman dyan, pwede mas maraming babaeng mas mabait dyan, pero kayo eh. Na? Kaya lang kung titingnan mo, lagi yung mayroon ng iba, imbis na masabi mong mapalad ako, ang masasabi mo, kawawa naman ako. Kaya lagi nauuwi sa self-pity. Kawawa naman ako, walang pumapansin sa akin, walang nagmamahal sa akin, kawawa naman ako. Pag ganun nga, kawawa ka nga talaga. Kasi hindi mo nakikita na nandyan ang Diyos. Hindi mo kinakailangan ng pansin o atensyon ng ibang tao para maging masaya. Kasi nandyan ang Diyos. Hindi mo kinakailangan maging mayaman, maging maraming pera, kasi nandyan ang Diyos. Nasabihin nyo, buti pa yung mga nasa abroad. Ang swerte naman nila. Pero alam mo yung iba sa mga nanonood sa online, ang sinasabi naman, buti pa sila, hindi niya kinakailangang mag-abroad. Kasi buo ang pamilya. Samantalang yung ibang nasa abroad, nagtitiis, kinakailangan magtiis na magkahiwalay para lamang makapagpadala ng pera. Di ba parang, di mo nakikita mapalad ka dahil hindi ka man nakakapagtrabaho abroad, pero buo kayo at nakikita mong lumalaki ang iyong mga anak. Kumpara doon sa iba, no, na nando doon nga, nakakapagpadala ng maraming lato sa kanilang mga anak, pero pero iwa-hiwalay. Pero tabi-tabi po, no, sa mga nasa abroad o sa mga pamilyang meron na nasa abroad. Magkahiwalay man kayo, no? Pero wag niyo sanang tingnan na kayo ay magkahiwalay at hindi niyo naman sabing mapalad din.
Kasi baka gamitin natin na, eh, nasa abroad tayo, kaya, eh, pinababayaan tayo ng Diyos. Minsan kinakailangan mo, yung kailangan mong tanggapin ng bukal sa iyong loob na ang paghihirap na pinagdaraanan mo, ang pagtitiis na hinaharap mo ay dahil o para sa mga taong mahal mo. Kaya hindi ka malas o kaya hindi ka kawawa. At pag natanggap natin ang ating katayuan, kahit nakakaranas tayo ng hirap, ng paghihiwalay, ng distansya, nagagawa natin hanapin ang dahilan para maging masaya. Kung sahaling ikaw ang may sakit, baka pwedeng makita na at least ikaw ang may sakit, hindi yung anak mo. Diba, kung sinabing may sakit ka, at least nalaman mo may sakit ka, mapalad ka, may panahon ka pa para kung anuman o ilang mang taon ang natitira sa buhay mo, masasamantala mo. Hindi mo na ito sasayangin. Hindi ko lang alam, no? Kasi sabi dito, mapalad kayo kung inaalimura kayo, inuusig, pinagwiwikaan. Pero kailangan nyo tamang konteksto. Pinagtatawanan ka ba dahil nagsisimba ka? Mapalad ka. Pero kung papatulan mo yung mga tao na umuusig o pinagwiwikaan ka ng hindi maganda, tapos papatulan mo, iba yan. Doon talaga lalabas na hindi para sa Diyos ang ginagawa natin, kundi para sa sarili natin. Kasi ang gusto nga natin kasi, ma-appreciate tayo, mapansin tayo. Pero yung kahit walang nakaka-appreciate, pero gagawin mo pa rin ang mabuti, ang tama para sa Diyos, yun ang tunay na mapalad. Ano po, no? Ano man ang sitwasyon mo, kalalagyan mo sa buhay, sana mas makita mo yung dahilan ng pagiging mapalad mo kaysa dun sa mga bagay na iisipin mong kawawa ka. Tamang attitude. Tamang pagtingin sa buhay. Yun ang kailangan nating matutunan. Yun ang kailangan nating hingin sa Diyos sa araw na ito. Amen.